everyone. Happiness and love are at peace. Big amount of money or success transaction. So, ate, i-remind ko lang sa'yo, you are the one who picks your cards. Titingnan natin kung ano ipapakita sa akin ng mga baraan. As may tayo ang guidance kayo, ha? Bumayo na kayo. I want you to pick one, ate. Thank you. So, I go to... Cut that look, ate. Now, ate, I want you to focus. Kumuha ka ngayon ng 7 cards of total mo dito. Ate ka na? So, ikaw yan. Pag may queen dito, ate, anak mo na yan, ha? No, ate, ang Ace of Heart kasi is happiness and love or at peace. So, tanggap ng anak mo ang pagkamatay niya. Okay, natanggap ko niya. Pero dito nagulat ako sa relationship mo kasi naging komplikado. Nahiwalay ka ba dati? Naghiwalay kayo tapos nagbalikan kayo ulit. Hindi ba siya nagkaroon ng anak sa iba? Kasi may pinakita nga sa akin na si Kuya ay naling sa iba, no? So, naging komplikado dito ang relasyon mo. Kailan kayo naghiwalay ng partner mo? Mga 2012 to 2013. Ah, isang taon kayo nag-iwalay ni Kuya. Ayan. So, titingnan natin dito, ate, kasi ang una, ang mensahe is she's at peace. Okay? Pero titingnan natin kung anong cause ng death niya. Okay? Cut the card into 3, please. Now, ate, I want you to focus. Kumuha ka ngayon ng 9 cards of total lagay mo dito. Ayun na siya. 2 cards. Bad luck card. So, yung pagkamatay ng anak mo, ate, is hindi natural, no? We shuffle the cards together. I explain ko sa kanila ni ate, pag lumabas to, ito ay bad luck card. Nandito yung anak mo, ate, ay malinaw sa akin kasi ito ay flower, so may nakikita akong ano, parang nasa ilalim ako ng puno. Malaking puno siya. Parang nakate. Ano to, ate? Huwag po kasi, Miss Lee, may pinutol po akong kawi doon sa likod ng bahay namin. Sige, lakas po. So, may pinutol kang malaking puno sa likod ng bahay ninyo. Kasi ang pinakita sa akin, parang sunod-sunod ang pagkamatay after that. Totoo po yan. Kasi nung natin pinatulong yung kawang, tapos namatay, biglang yung kuya ko. Namatay, biglang kuya mo. Pero dito, ate, may cancer sila kung nakita or may sakit. So, sino mo diagnose ng cancer? Yung anak ko. Mm-hmm. So, ito na. Ito, sa Baraha, malinaw na pinakita sa akin. Hindi naman kami nagkukwentuhan ni ate. And, so, meron pinakita sa akin na parang nasa ilalim ng puno, pero na ate.
Ilang puno ang pinutunodoon ko? Anong klaseng puno? Ano siya? Para siyang kawayan, Miss J? Malaking kawayan. Malaki. Kasi pag hindi yung pukutulan, Miss J, yung mga ahas, pumupunta. Pumapaso. Gano'n na siya katagal sa anyo nito? Sobrang tagal na daw po yun ang kawayan. Nagpaalam ka ba tayo yung pinutunodoon? Hindi po, kasi hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganda, Miss J. Tapos gusto ko lang na malinis yung... Malinis yung bakuran niyo. Hindi ko man ini-expect na ganito yung mangyayari sa amin. Ano ba yung palipukit eh? Ganun. So, maaari kasi may natamaan kayo na elemento doon. So, it's very clear. Kasi, after mo pagkaputol ng puno, namatay yung kapatid mo. Tapos, humunod na to si baby mo, which is, may nakikita akong sakit na may cancer. So, siya... So, kailan siya na-diagnose na cancer? Ano po, mga siguro pagputol ko ng kahit mga 6 months after. Kasi dinala ko kasi sa Dubai, Miss J. Tapos doon namin nalaman. Ah, dinala mo pa yung anak mo sa ibang bansa. Tapos after noon? Kung inuwi ko na po siya, dire-diretso na po yung sakit niya. Tapos bigla na lang umakyat agad sa mata. Tingnan natin. Kasi diba, bago tayo nag-start, malinaw naman sa inyo na wala akong control sa baraan. Medyo nakakalungkot isipin na... Medyo nakakalungkot talaga isipin natin. May mga bagay kasi dito sa mundo na mahirap ipaliwanag. Hindi lang tayo naninirahan dito. So... Ang nangyari sa kanya is talagang binigyan siya ng sakit. Hindi natural yung pangyayari sa anak mo. Nung ano ba, nung pinutol niyo yung puno, yung sa kawayan, ilang days bago namatay yung kapatid niyo? Medyo matagal po, Miss Jay. Siguro umabot pa siya ng mga 8 months. Bigla na lang siya nung namatay. Walang ano, walang pwede sa doctor. Natulog lang po siya. Tingnan natin. So, malinaw sa inyo ngayon na hindi natural ang sakit na pinagdaanan ng anak mo. Okay? Kasi... May kapatid din kami ngayon. May kapatid din. Ganyan natin tayo. Kung malapit lang sana ang bahay ninyo, pwede kong mapuntahan yun. To cleanse. Yan. Pero ang layo. Saan kayo? Iligan City. Hindi ka man lang ba nag-offer or like for example, nag-alay ng mga fruits or something bago ka nagputol? Wala pong nag-advise sa akin dyan, Miss Day. Kung alam ko lang talaga na may mga bagay pa lang ganyan, hindi ko talaga sure. Oo, kasi may mga ano kasi, sa atin kasi, may mga taong hindi talaga naniniwala sa mga ganito niyo. Pero, ayan, paano mo ngayon na-explain na hindi tayo magkakilala pero pinakita sa akin to, especially na may namatay yung papago, namatay yung anak ko. Sobrang totoo po talaga siya, kaya mag-ingat po talaga tayo sa mga bagay-bagay. Oo, kasi hindi lang na tayo naniniraan dito. Pero titignan natin sana. Pero ang papasalamat ko kasi sa first cards niya is, she's at peace. So, ibig sabihin, wala siyang sama ng loob, tanggap niya yung pagkamatay niya. Tapos, okay na kayo ngayon ni Kuya? Ba't di mo sinama si Kuya dito? Kasi may baby pa kami. Ah, may baby pa kayo? Tingnan natin yung last cards mo. Panaginip ka niya, kasi kawayan siya lagi. Sa? Ang panaginip mo? Parati siyang umingi. Sabi na tulog. Sabi niya, tita. Kailan mo siya napalaginipan na nasa kawayan siya? Kuan? Kuan pa siya. Bago siya namatay, mga 1 week. So, bago siya namatay. Namatay na siya. Tapos after 1 week, napanaginipan mo siya na she's asking help kasi nasa kawayan siya. Nasa kawayan, lalim. O kasi, tingnan mo ako ha. Sinabi ko sa inyo na may nakikita akong puno na nasa ilalim ako. So, pwede kayo mag-alay doon ate, pero huwag kayo magpatugo ha. Ang ano nyo lang doon is fruits, bigas, asin, tubig. Okay, tapos magsindi kayo ng tubing kandila doon. So, sino nakatira ngayon doon? Nani, tatay ko po. Tsaka anak ko. Okay, tingnan natin. Ay, nagtaka kami, Miss J. Wala siyang final diagnosis. Wala siyang final diagnosis ng doctor. Nalilito sila kung neuroblastoma ba, organs tumor. Nag-treatment man kami sa Davao for 1 year. Uh-oh. Ngayon. So, nahirapan mag-identify ang doctor kung ano talaga sakit ng bata? Kaya nalilito na rin po ako. Tapos after nun, hindi na mag-response yung katawan niya. Iuwi na lang daw namin para makasama pa. O kasi hindi na tumatanggap ng gamot yung katawan niya. Tapos 3 months, namin siya nakasama. Sabi niya, tinusok na daw yung tiyan niya, yung mata niya. Binatanggap. Sinabi niya sa amin. Kaya, aniwala na talaga ako. Baka may connection doon sa... Mayroon po. Kaya nga po, confirm na talaga kayo yung sinabi mo. Buti nakakuha kayo ng schedule dito. Kaya nga po, sobrang tiyaga lang talaga, Miss Jake, sa pag-message ko sa kanina. Kaya sobrang thankful ako kay Ma'am Irene. Nag-reply ko talaga sa Santos. Nag-book na agad ako ng ticket. Ang galing ka pa talaga ng Iligan. Sa Guanga po ako. Tapos, bumiretso ko kami. Inuntahan namin yung bahay. Nanap muna namin. Pwede kami marunong. Ah, okay. So, ngayon, saan kayo nag-i-stay? So, sa mga nanonood, galing pang Sambuang kasi ate, safe naman, negative sila sa lahat. And, medyo nalulungkot ako kasi
may mga bagay dito sa mundo na hirap talaga mapaliwanag. She's an angel, pero yun nga, minsan may mga nasasaktan tayo sa paligid natin na hindi natin alam. So, cut at it, tatlo. Now, kuha ka ngayon ng 12 cards of talaga mo dito. Tapos yung kapatid niyong isa, may cancer ngayon. Hindi ko siya, saan siya nakatira? Nasaan na siya? Oh, sige. She's at peace now. Okay. Lumabas pa rin. So, kate, alam mo kung malapit lang talaga ako, ako ang mag-initiate kung paano siya mapapalaya doon. Pero meron akong ibibigay sa inyo yung instruction. Okay. Mag-test or filing yung gagawin. Bago sumikat yung araw, mag-alay kayo. Fruits, bigas, water, salt, yan. Ilagay nyo doon. Tapos magsindi kayo ng puting kandila. Pag napatay ang puting kandila, huwag nyo sindihan. Okay? And, yun nga. Tanggap nyo yung pagkamatay niya, kahit paano ay nandito yung at peace. Okay? Nandito yung partner mo. Nakita ko naman na mahal ka. Pero ito, second time around na lumabas. So, kinonfirm talaga ng bara. Natatakot ako kasi parang may susunod. Titignan natin. Ganitong gagawin natin. Kailan kayo makakabalik ng Iligan? So, kailangan ko yung flight ko pa sa Bangka. Pero, gagawin ko diretso na lang po ako Iligan. Hindi. Kung, pasambuan ka muna tapos pailigan ka. Direct na lang po ako sa Iligan. Okay. Mag-swap test pa kasi. Mag-swap test pa kayo pabalik, no? So, pagbiyahin mo, pag gagawin niyo na yung pinapagawa ko, i-video call niyo ako. Okay. Ha, tumawag kayo sa akin para makapag-offer din ako ng dasal. Okay? So, may bad luck pa rin na nandiyan. Gawin natin ang dapat natin gawin. Okay? So, lakasan niyo lang yung loob niyo. Ang ipasalamat talaga natin is she's at peace now. Ayoko lang na may sumunod pa. Tapos, yun nga, ang feeling ko kasi kanina is parang nasa ilalim ako ng puno. Plus, hindi ko, plus nagsabi ka na nagkaroon ka ng panaginip na nasa ilalim siya ng kawayan. Gusto niya lumabas. Hindi pa siya nagpapagalit. Kasi may mga dreams ako na nagkakatutuloy. Message kasi yan. So, since na malayo kayo ate, gusto rin ko mapuntahan doon personal pero ang layo kasi meron din ako mga schedule ngayon. Gusto ko sana personal na pumunta doon pero it's kinda expensive din. So, basta ganito na lang kung may magagawa tayo bago sumikat ang araw, tawagan niyo ko, mag-alay kayo doon. Ako mismo po. Ikaw kasi ikaw ang mother. Ha? And then, tawagan niyo ko, huwag kayo makalima. Okay? Oh, sa messenger. Kay Irene kayo. So, tawagan niyo si Irene. Like for example, anong araw kayo darating doon. Basta pumili kayo Martes or Friday. Pag gagawin nyo na, sabihin nyo kay Irene para papuntahin ko si Irene dito. Okay? Para makapag-video call tayo at may instruction akong ipapagawa sa inyo. Okay? So, pag-uwi nyo, magsindi lang kayo ng puting kandila para mag-offer tayo ng prayer sa kanya. Nung napanaginipan mo siya na nasa ilalim siya ng kawayan, anong itsura niya? Gusto niya sumama sa akin eh. She's trapped there. Mm-mm. Na-trapped talaga siya, sabi niya, tita. Gusto kong uban niya. May bakas pa ba yung kawayan na nandoon? Or totally? Totally naman. Namatay na talaga. Kasi yung dreams ko, yung Jane, hindi doon sa naputo na kawayan, kundi doon sa kabila. Madami kasi kawayan doon. Doon sa kabila talaga siya nandoon. Kasi nga, naputol na yung isa, di ba? So may kawayan ba? Try nyo nandoon. Doon kami mag-alay. Oo, try nyo. Pero dalawang offer na lang dito sa naputol at saka doon sa buhay na kawayan, ha? Okay. Tapos kung may maramdaman kayo, magsabi ka agad kayo sa akin. Okay, wag kayo basta-basta magputol, ha? Please. Okay. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. Kasama siya sa mga dasal ko. Okay. Okay.